Kita niya yon, no? So, ibig sabihin, ang headwind, ano pa tawag dyan? Headwind, papunta doon sa may ano, Del Norte, or northern part of Davao region, or Metro Davao. So, ibig sabihin, dyan tayo mamaya lilipad, no? Pero maaaring ma-change, no? Mabago. So, welcome to Davao International Airport, the third busiest airport in the Philippines. So, dated today, I mean, oras pala, time check tayo, it's 6:53 ng umaga. So, ito yung lugar ho natin, beloved city of Davao. Diba? Ang ganda ng ano, no? Makita tayo ng ano natin, ng ating lugar. Tapos, ganito yung atmosphere, napaka-kalmado. Kaya pala wala tayo natatanggap na tag nito mga notices or mga notifications from Cebu Pacific na magkakaroon ng ano ng cancellation of flights or delayed flights, no? Kasi napakakalmado na ano natin ngayon ng ating himpapawid, ng ating atmosphere, which is very good. And yung flight ho natin ay mamaya pang ano, alas 10 ng umaga. Pero inagahan na ho natin, syempre, para early the better, parang early bird catches worms. And so, time check. Mag alas 7 na rin naman ah. So, ilang oras na lang. So, check-in tayo earlier. I mean, ano, the early the better para makapag-request tayo ng, ano, ng seats, no? Desired seats. Oh, yan ang sekreto ha, technique ah. Para sa mga gustong makita or mag-enjoy sa window view habang ikay lumilipad sa aeroplano. Agahan nyo ang pagpunta sa check-in counter kasi hindi pa busy yan. Wala pa masyadong nag-check-in. Tapos sabihin nyo sa check-in counter personnel na ano, gusto nyo nga umupo sa window view sana kung pwede, kung may vacant. So, walang problema yan. No? Talagang nag-grant ho yan sila. Kaya nga mas paganda na mas maaga, mas ma-secured mo ang, ano, ang slot na window view na seats kasi ano kayo, maaga, no? Kumbaga, hindi pa kayo naunahan ng iba. Okay, so ito yung hitsura, no? Pagkababaho natin, so makikita ho natin yung, ano, yung eskwelahan ng Jose Maria College ng KOJC. Tapos, King Christ Community dito. Community, KOJC. Mga worshippers and full-time workers. Yan. Pag full-time workers, dyan ka talaga nakatira all of your life. Wala ka ng ibang pupuntahan. Kaya nga nung pinalabas sila ng mga kapulisan, kawawa kasi wala silang bahay sa labas, outside world. Okay, pasok tayo dito para early booking. Okay, so after natin may pakita ang view sa labas, airport, the third busiest airport of the Philippines, let's proceed sa loob. Pormahang mga pang tambay. Okay. Payong-payong. Tag-ulan rainy days. Okay, so ito yung hitsura sa loob ng ano natin, airport, no? The third busiest airport. So ganito lang pala yung ano ha, sa mga nagtataka dyan bakit. Kasi oh, di ba, kahit bago siya, so ungot, stupid yung gulong. So ito pala yung brake automatic yan. Press mo lang to. Tagal kong natuto. Ano meron dito? Okay. Baka ito yung sa Kalayawan, no? Welcome view para sa mga dumating na mga guests, travelers, tourists. Yeah. So may mga nagsabi na ang airport ng Davao ay para daw ano, budiga or parang sabungan or parang terminal ng bus terminal. Okay lang siguro yun, walang problema. Kasi ang mahalaga dito, hindi siya, para sa akin na ito yung ano, ang mahalaga sa akin is hindi ko na-experience ito talaga na tumatagaktak yung pawis sa sobrang init. So, kasi hindi mainit dito. Well ventilated ang lugar, no? Napaka-spacious. Mataas yung roofing, high ceiling.
high ceiling, well ventilated, okay ang air condition. So ito na yun naman dito yung aming check-in counter. Tatlo lang, no? Philippine Airlines, AirAsia, and Cebu Pacific. Tapos tanong natin ngayon sa ano, sa AirAsia and the Philippine Airlines kung meron ba silang ano, check-in kiosk area. Bakit parang wala, no? Parang Cebu Pacific lang yata. Kasi isa rin yan sa ano ko, sa medyo curious, no? Katanungan kung bakit wala. No, meron pala sila isa self check-in, tapos sa ano naman PAL is baka yun, no? Tanong natin. Okay. So ang Philippine Airlines is wala silang ano, check-in kiosk. Pero ang AirAsia meron. Ang AirAsia na check-in kiosk nila ay parang sa ano, sa check-in kiosk sa Sogo Hotel. Tsaka sa ayan, Sogo Hotel. Ayun oh. Konti lang yung ano, flight ng AirAsia dito sa Davao kaya wala masyadong tao. Cebu Pacific talaga yung ano, number one leading airline company sa Pilipinas. Paano ba to? Sasarado pa siya. Kasi wala pang ano eh. Wala pang guest. Guest ba? Meron sila mamaya oh. Manila. Z2-616. Yan. Early si Uncle. AirAsia. Wala pang mga staff. Okay. Akyat na tayo. Okay na tayo doon sa ano, tutorial. No? So, ibig sabihin pala, Cebu Pacific lang ang may maraming check-in kiosk. Tapos, kiosk. Si ano naman, si AirAsia ay wala. I mean, isa. Dito sa Davao lang ha. Not sure sa ibang mga airport kung meron silang ano, check-in kiosk. Tapos sa Philippine Airlines, is wala sila. No more. I mean, wala talaga. No? Nothing. No. Oh. Philippine Airlines, AirAsia. So, ibig sabihin talaga, mas ano, mas mahaba ang pila ni Cebu Pacific Air, ni Cebu Pacific Airlines, kaya kailangan nila ang ano, ang high-end na machine na pwede na silang ano, self-in, mag-self check-in. Ating tour, airport tour. Maganda ba ang Davao City Airport? Yes, maganda. Spacious. Napaka lawak ng loob. Hindi siya mainit, di ba? Yan ang mahalaga talaga dyan. Tapos hindi madilim. Oh, ganda ng ano, ventilation. Tapos meron pa kaming ano dito, yung parang rough glass ba tawag dyan? Basta yung ano, rough glass siya. Para syempre makatipid tayo ng kuryente. Dahil natural light ho talaga meron tayo dito sa loob. Di ba? Natural light from the sun. So, ito yung ano namin, terminal. Mga check-in counter area. So, doon, malaki talaga si Cebu Pacific. Wala siyang kahati sa kanyang area. And dito naman ay hati si AirAsia and Philippine Airlines. And sa second floor, may kita ho ninyo, meron tayo itong mga souvenir items. Mga pasalubong, souvenir shop and pasalubong. Ba? Mukha ba siyang ano? Mukha ba siyang bodega? Siguro yung ano, yung bubong pwede. Mukha ba siyang sabungan? Pwede. Para siyang rice mill? Pwede. Yung ano lang ha, I'm referring or pertaining, di ba? I'm talking about sa ano natin, sa bubong. Di ba? Ganun lang, walang ano, wala siyang design. Pero ano yan, hindi yan basta-basta ng liliparin ng ano ng bagyo. Napakalakas na hangin, di ba? Kahit ilang typhoon signal number pa yan, kahit pa signal number 10, no? Hindi yan basta-basta ng tatanggalin, no? Ng napakalakas na hangin. Kasi kitinan mo yung ano, yung kanyang skeleton metal, di ba? Yung kanyang pundasyon. Talagang bakal na bakal yan. Tapos pininturahan na ng puti. So yun na yun.
basta marunong na tayo na mag-appreciate, no? Maghanap natin ng mga bagay-bagay na pwede tayo appreciate. So, ano bang ma-appreciate natin dito sa airport na to? So, never mind the view. Mm-hmm. Never mind the design. Kundi doon tayo sa natural lightning. Napaka maaliwalas. So, di ba? Napaka liwanag. Liwanag ng buhay. Liwanag naman talaga. Sino ba may gusto sa madilim? Darkness, di ba? So, walang may gusto sa darkness. Depende na lang kung ano kailangan natin matulog. So, kailangan complete darkness talaga yan. Pero kapag ganito, kailangan maliwanag. Tapos nakatipid to ng ano, kuryente, di ba? So, kaya ang Davao City ay walang utang, di ba? Davao City still, zero debt pa rin ang Davao City, no? Walang pagkakautang ang Davao City sa national funds or anuman. Dahil sa mga liabilities, no? Talagang bayad na bayad yan. Kasi tipid. Oo, kuripot ang Davao, ha? Sa time ni ano ni Mayor Sara Duterte, kuripot. Hanggat maaari gagamitin yan ang mga facilities, walang ano, walang renovations, walang renovations as long as solido pa yung isang facility, yung isang establishment, di ba? So for example, Ecoland Transport Terminal, di ba? Sa may bus terminal natin, napaka tibay pa, di ba? Kahit lumang-luma na siya. Wala mang view, walang design na maganda ang ano natin, Ecoland Transport Terminal. Pero the point na nagagamit pa siya, hindi pa siya delikado, hindi pa siya nauga-uga, ano? Hindi pa siya dangerous, no? Para sa public safety. So, yun, ginagamit pa rin siya hanggang ngayon. So, wala na muna, kumbaga, hindi muna siya pwedeng bakit pa maglabas ang pera, 'di ba? Oh, why fixing things that is unbroken? So, ganito kami sa Davao. We're not fixing things that is unbroken, di ba? So, pag broke na siya, broken na, sira na, yun na yung time na aayosin. For example, yung ano, yung city engineering office na gawa sa kahoy lang, napakaluma nun. So, ano na talaga, naalala ko dati nang ako'y naakit-akit dun dati, 2007, 2008, 2006, 2005. Talagang nauga-uga, no? May mga portion talaga na parang nakatakot, hindi ka pwedeng manakbo pag umaakyat baba ka sa hagdanan kasi parang bibigay yung hagdanan. So lately lang, last year yata, no, talagang tuluyan na talagang giniba, dinimolish na yung ano, yung building ng City Engineering Office kasi nga hindi na talaga siya safe. So di na siya kailangan antayin pa na masunog kasi gawa sa kahoy or mag-collapse due to sa earthquakes. So binago na. So ngayon, ganda ng ano na lang ngayon, opisina ng kailangan ano, building, di ba? Makikita mo along Pichon malapit sa may ano, veterinary office, I mean, city health office or sa may Kulasas area, basta dyan sa may ano, Bonifacio Park. So yun, no? So dito sa Davao, ganito kami dito, ganito ang pamamalakad ng mga Duterte. Hindi sila nagfi-fix ng mga unbroken things. Alam nyo bakit? Hindi sila kasi kurakot. O, galawang kurakot kasi yan, eh. Yung hindi pa naman sira, hindi pa naman bulok, hindi pa naman talaga, hindi pa sira, hindi pa bulok, pero yun, inaayos na kasi may pera, di ba? May budget ulit, may funding. So pag may fundings, may bagong projects, may bagong fundings, so, di ba? Mayroon silang makikickback, mayroon silang commission o kung ano pa mga form of corruptions. So dito sa Davao wala. So hindi kami dito nagfi-fix ng mga unbroken things. Basta maganda, well maintained. I mean, ibig ko sabihin basta well performed pa, well maintained pa, tapos safe pa siya, no? Para sa public safety. So, okay pa yun. Gaya nito, airport. Davao City International Airport. The third busiest airport in the Philippines. Tapos, ano ang, di ba, kung ang first busiest airport in the Philippines is ang, ano, ang NAIA. Ang second naman is Mactan, Cebu International Airport or MCIA, na napaka ganda ng, ano nila, terminals. So, ang third is ang Davao City International Airport. Tapos pang-apat ay ang Boracay. So ano ang pang-lima? So yun, no? Bali, tawag dyan na ano tayo doon kasi entry. So kabali, yun lang. First busiest airport is NAIA. Second busiest airport is ang Mactan Cebu Airport. Third busiest is ang Davao City Airport. Ang pang-apat kaya, so pang-apat is ano na pala, yung Godofredo Ramos, tama ba? Godofredo Ramos sa may Katiklan, Boracay.
International Airport, pang-apat, no, busiest airport sa Pilipinas. Tapos ang panglima, ano kaya? So I suggest or I assume na si Zamboanga City. Pwede, no? Although di ko pa napuntahan sa Zamboanga, pero parang nakita ko, may mga nakita ko mga vlog, no, about Zamboanga City Airport, na parang maraming tao nga sa airport nila. So it might be Zamboanga City. Clark. So hindi siya pas, parang pang-anim si Clark, no? Minsan sinasabi ko na one of the biggest lang si Clark Airport, pero hindi siya busy, wala talagang katao-tao dun. Oo. So yun, maganda ang airport ni Clark, malaki, malawak, spacious, static din syempre, di ba? Pero walang tao. Okay, pasok pa tayo. Okay, so okay na tayo dito sa scanning area. So pasok ha, nakapasok na natin selfie stick, yung mitan ba, mahaba. Oh, na ganito lang kahaba naman. Yan, so parang nasa mga 2 point something meter na haba ng ano natin. Tawag nito na selfie stick. Metal yun, so okay naman, nakapasok. Although makita naman siguro din sa scanning kung ano yun. So ito yung hitsura sa loob. Ano to dito? Charging station. Ganda lang charging station namin dito, di ba? High-tech na, high-end. Although matagal na yan dyan, hindi lang masyadong natin napapansin. Cebu Pacific. Ano lang ka, sir? Naglaag ba? So yun, dito is Cebu, bound for Cebu. So konti lang sila daw dito. Tapos yung dating area dito na mayroong ano, tindahan, di ba, may mga natitinda na parang karinderiya lang, parang ano na siya, tindahan na talaga siya, sari-sari store na may karinderiya. So wala na, di ba, kita nyo, you know, no more tindahan, no more sari-sari store. So nilipat na doon sa may pinaka entrance area. Ginamit na yung lugar na to dito para waiting area. Okay, so ituturo ko lang kayo dito, sasama ko lang kayo kung anong hitsura ba talaga ng airport sa Davao. Maganda ha, basta hindi kasama sa pag ginag-uusapan natin, kasama sa topic, no. Kapag kausapang ganda, hindi lang sa design, hindi lang sa structure ng airport and terminal, kundi maging sa labas din, no. Kailangan aesthetic din talaga. Ibig ko sabihin, maliwanag yung labas. Siyempre maliwanag basta walang ulan. So kailangan siya, maganda yung atmosphere, no. Hindi siya walang smogs. Malinis, ganda ng kanang kalangitan. 'Di ba? Ganda ng kalangitan, napakalinis ng hangin, ang ganda ng greeneries na makikita ho natin outside of the airport. Napakakalmado. Oh. So nakaka-relax. Hindi siya nakaka-bad trip, 'di ba? Nakaka-relax. Kung may problema ka, meron kang maralim na iniisip. So pwede kang lumabas ng airport or pwede kang titingin dito sa mga windshields, dito sa bintana, dudungaw ka para makita mo yung outside world. So ganyan kaganda ang mundo, ganyan kalawak ang makikita natin sa labas, di ba? So ganyan kalawak ang mundo. So napakaraming pwedeng gawin. Kaya kung ano man yung mga iniisip mong mga bagay-bagay diyan, so huwag mong ipapatuloy, no. Masisira ang buhay mo. Di ba? So from here kita natin yung mga high-rise buildings. So grabe talaga to si Vivaldi Residences. Talagang pinangatawan na niya talaga ang kanyang record, na siya ang pinakamataas na gusali sa buong isla ng Mindanao. To the point na kahit napakalayo na ng airport sa kanyang kinatatayuan, kita mo pa rin siya, di ba? Aninag mo pa rin siya compared sa ibang mga gusali na mga katabi niya. So siya talaga ang pinakamalaking building sa Davao, pinakamataas. Tapos dito naman na area, makikita mo yung high-rise buildings. Mga high-rise buildings, no, ng Davao Park District by Mega World. Sorry. Davao Park District by Mega World. Makikita mo yung tawag nito, Lean Residences ng SMDC. So yun ha, pag sinabing ganda ng isang lugar, ng isang airport, rather, hindi lang ang airport itself, no, yung kanyang facilities, hindi lang yung kanyang structure, hindi lang yung kanyang terminal, maging ang surroundings din, no.
So ano nga ba ang surroundings ng airport ng Davao City? The lush greenery. We're calling the attention of the local security guards. Diba? Dito tayo. May mga blinds, syempre. Dahil mainit. Yan, diba? Lush greenery. Kung titignan mo ang Davao City, akala mo talaga, kunyari, pagbaba mo ng, ano, ng airport, first time mo or hindi ka taga Davao. So, you're not used to see our view, diba? Hitsura ng Davao. So, masasabi mo, paano to naging, ano, one of the rich? Paano to naging pasok sa top 10 richest city in the Philippines? Alongside with the Quezon City, City of Manila, Cebu City, diba? Alongside with Pasig City, Mandalaw yung city. Alongside with ano pa ba mga mayayamang syudad sa Manila na pasok sa top 10 richest city. Yun, di ba? So, Mandawi City, Cebu. So, paano to naging ano kasama sa top 10 richest city in the Philippines? Wala ka naman makikita mga gusali. Wala ka naman makikita mga high-rise buildings. Dito na area, yes, wala ka makikita. Oh, tsaka mas marami pa rin yung, ano, yung portion sa Davao na lush greenery. Greeneries, no? Mga agricultural agricultural lands. So ang napapayaman sa Davao, ang Davao City is ano, Davao City na siguro ang may pinaka diverse resources, no, sa buong Pilipinas. So meron kaming ano dito, gold lang pala yata, wala. Oo. Wala namang ano bang syudad sa Pilipinas na pasok sa top richest cities na merong ano gold reserves. May mga gold ba sa ano? Mga mining, wala, di ba? So Davao City na ang Davao City, wala din kaming ganun kahit pa napakalawak ng ano namin land area, napakalaki ng syudad namin in terms of land area. Ayan. So dito tayo na side, may ano, may naglanding maliit lang na aircraft. Yan. Palipad na siya. Another airplane, di ba? So yun lang, yun yung ano, yun yung view. Basta pag sinabing ganda ng isang airport, hindi lang siya nakafocus sa structure ng building, design ng building, sa aesthetic designs ng gusali ng building, no? Kundi pati ang surroundings, no? Kung ano bang hitsura ng paligid, ano ba makikita mo within the premises or within the area paglabas mo, ano bang maaabot ano? So napakalawak na yung mararating ng iyong ano pananaw. Makikita mo yung ano, yung langit, makikita mo yung dagat, makikita mo yung mga bulubunduhin, mga greeneries, makikita mo yung mga tanim, no? Mga halamanan. So yun ang ano, yun ang masasabi natin, wow, ang ganda naman dito. So talagang mayroon kang ano, fresh breath of fresh air. Fresh breath of air. yun eh, no? Makaka-ano ka ba? Tingin mo pa lang, sa mata pa lang, di ba? Makikita mo na kung gaano kalinis ang ano, ang Davao City. Kasi sa makikita mo sa kalangitan, napaka linaw, no? Kalmado. Peace and calm. Heaven and earth. Free water, meron din. Hot and cold. Uy, CR namin dito, malinis din. Mabango. Philippine Airlines. SkyGo Cafe, best seller. So, dito tayo sa my gate launch. Number 2 kasi pa Manila and international. Kasi doon, papuntang Cebu. Itong area na to dito, itong portion na to dito sa airport, itong sa left wing, na side sa terminal natin, is hindi natin ito masyadong na i-explore kasi more on gate 5, 6, 7, and 8 tayo laging nakaabang, no? Waiting para sa ating mga flights domestically.
Cebu Pacific kasi, palibasa. So, time check tayo. Yan. Meron pa tayong oras para lumabas at kumain, pero parang nawala naman na yung gutom ko. Kasi gusto ko sanang mag-Jollibee or McDo. Ano, wala na pala McDonald's kasi waxes na siya ngayon, no? Yung kila Pastor Apolo Kibuloy na McDonald. So, Jollibee na lang. Pero try natin. Oo. So, itong area na to dito, napaka seldom, no? Ng opportunity na makapag-explore ako dito. Tayo, kayo, no? Kasi nga, ay dahil nga Cebu Pacific flight ho lagi tayo, kapuntang Manila or some parts of the Philippines. So, doon talaga lagi na-assign ang Cebu Pacific sa Maygit lounge ng 5, 6, 7, and 8. So, dito na area is international. Kaya, ito yung pang rear footage, no? Rear view or rear na kuha ho natin. Ito na area. Sige, syempre, explore na rin natin. So, mula rito, makikita natin yung old airport. Ayan. Old airport. Same design, no? Ang old airport tsaka ngayon. Ano pa rin siya? Philippine Eagle inspired ang design. Yan. So, old airport. Located in Barangay Sasa. Kilometer 9 or 10. Tapos, yan yung ito lang ha, sa mga taga Davao. Trivia lang ho tayo. In 2013, yan ang gustong kunin niya ng United States of America na area na yan para gawing drone capital or drone center. Pero hindi pumayag si President or si Mayor Rodrigo Rua Duterte. Mayor na ba siya that time? Parang vice yata, no? Basta hindi pumayag ang Mayor Duterte. Siyempre, sino ba naman tanga papayag na gawing drone center ang iyong syudad? No. Drone center, ang sa mga hindi nakakaalam, i-search dyan Wikipedia. Kasi nagawa ko na yan, sinearch ko na sa Wikipedia na ano ba ibig sabihin ng drone center, no? So, kapag ka drone center ang isang lugar, ay dyan ilalagay yung mga drone, no? Mga unmanned aircraft na pang-war, pang-gera, na may dala mga missile. Yung gaya sa Gaza, Israel, mga ganun yung mga lumilipad na mga missiles, mga aircraft nila pang-gera ay hindi na siya drones na lang. Hindi na siya mga fighter jet kung ano pa man. So drones na siya. So dyan ang gagawin nila sana yung area na yan, yung old airport. So yan ang gagawin drone center ng United States of America. So bakit sa Davao City? Bakit hindi sa Clark? Bakit hindi sa Pampanga? Bakit hindi sa Zambales, Olongapo? Bakit hindi sa Manila? Bakit hindi sa Luzon? Bakit hindi sa Visayas? Or bakit hindi sa ibang parte ng Mindanao maglalagay ang US ng drone center? Bakit sa Davao pa talaga? Kasi ang Davao City is the southernmost part of the Philippines, which is located siya near sa may Hawaii and Guam. Diba? Which is American or US American territory. Yun. So, di ba? Gusto mo yun? Di ba? Gawing drone center area mo. Doon ilagay ang mga aircrafts nila na pangdigma. Di ba? Panggera. So ngayon, sabihin natin, abang kalaban ng US ngayon? Litasin na lang mga Taliban o mga Afghan Taliban, ISIS o pa mga kalaban ng US government. So ngayon, siyempre, hahanapin ho nila yung lugar ng kung saan nakastay, no? Saan nakatambay, nakatambak, no? Yung, or nakaantabay, yung mga panggera ng mga equipment ng US. So siyempre, malalaman na sa Davao pala. So gagawin natin, uunahan na natin. Oo. Papasabugin na natin, no? Diba? So pagpasabugin nila yun, malapit yan sa airport dito, sa natin, sa... Diba, lapit lang, gusto mo ito, madami itong mga tao dito, diba, ng mga pasahero. Nakatakot yan, kasi pag mga terrorist acts pa naman, walang sinisino yan, walang pinipili, diba.
Oh, madamay kung madamay ang mga civilian. Basta ang kailang pinaka main target, pinaka main purpose, pinaka main goals is masira nila, no? Masira, no? Ma-destroy yung warcraft ng magkalaban, which is US. Paano 'yan? Eh, andito sa Davao nakalagay yung ano. So dito papalipa rin yung mga ano, mga missile, di ba? Dito din nila ipapalanding, ihuhulog yung mga ano, yung mga nuclear bombs. So ano pa man mga gagamitin ng mga panggera or ano pa man ang gagamitin ng ano, mga bombs, no, para lang ma-destroy ang drone center ng US of America. So hindi pamayag yung mga Duterte. So isa yan talaga sa bakit talaga gumagamit, no, naghahanap ng mga kinatawan ng Pilipinas, mga politicians, no, ang US government para kakalabanan itong mga Duterte. Para kasi ano, anti, hindi man anti US ang ano eh, ang mga Duterte talagang ano, sila ay pro Philippines lang talaga sila. So anything na makakapahamak, di ba, anything na magdadala ng kapahamakan sa kababayan, sa bayan, sa bansang Pilipinas at sa mga kababayan nito, italagang tututulan ho talaga yan, no, ng mga Dutertes. Hindi nila yan bibigyan ng chance na ano, na matupad, oh, no, or mangyari, kasi for the sake of its people and safety. Yun, so mula rito tanan natin yung ano. Kasi kapag ganito siya sa may ano, sa may gate 5, gate launch 5, 6, 7, 8, di natin ito masyadong matatanaw itong old airport. Pero dito, nakikita natin siya. Tapos, ito naman yung ano, yung Kingdom of Jesus Christ or Kila Pastor Apolo Kibuloy, community area. Area means dyan yung mga ano ba, yung mga full-time workers and the full-time worshipers. Dyan nakatira sa community. Wala silang bahay sa labas, wala silang mauwian. Kaya kapag nung pinalabas sila ng ano, ng mga kapulisan, I mean, pag nakalabas, bawal lang pumasok. So parang lockdown, no, sa area na yan. So kawawa sila kasi, ano yun, puyat, walang tulog. Kasi wala silang mauuyan, wala silang pera pang ano, no, might as well. Wala silang ganong karaming pera para magstay sa hotel, para matulog. May mga bata, may mga matatanda, mga babae, di ba? Yan yung mga ano, yung mga vulnerable, di ba, na member of the community. Mga bata, babae, at matatanda. Yung talaga mga inaalagaan ho natin kasi sila yung mga weak, eh. Mga vulnerable. Kawawa. So, wala sila matulugan kasi ito yung bahay nila yan. Tatahanan, tirahan. Yan ang mundo nila. O, dyan sila hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Lugar na kaya willing sila ano, mag-fight to death kahit wala silang labad kasi army yan, eh. Well-trained. Tapos may mga armor pa, may mga weapons, di ba? Samantalan sila, wala. Prayer lang talaga yung weapons sila. So okay naman na rin na. So sila ay naging ano, ano, naging okay na sila, kampante. At nakikita natin dito yung maliit na portion, no? Yan, ng kingdom. The biggest indoor arena of the world. Okay na siguro tayo dito, no? Parang solved na tayo dito sa tour natin sa airport. Sana nagustuhan ho ninyo. Maraming thank you. At ako yung nagustuhan ko rin itong ginawa kong ano, itong flight ko na to, itong biyahe ko na to. Kasi na-explore ho natin ang buong airport from outside to inside. Pero labas pa tayo. Tingnan ko pa yung ano, itsura sa labas. Parang pang ano, pang finishing. Iwanan ko lang tong bag dito para ano. Iwanan ko lang siya para hindi mabigat sa ating bagahe, sa ating likod. Although magaan lang naman yun, pero mas maganda kung ano, wala talaga masyadong binibit-bit para kapwa hayahay. So dito sa airport natin sa Davao, wala tayong ano, permanent na ano dito, no, permanent na lugar kasi yun na nga yun, dating si Pacific na bound for Manila or somewhere na may kita sa may lounge 5, 6, 7, and 8. So ngayon lipat naman dito, tapos maging itong Calenderia, lipat na rin dito. Okay, so labas pa tayo. So meron pa tayong 30 minutes. Okay, so ang balak ko is mag-Jollibee, no? So lalakad sana palabas ng airport para kumain. Pero parang dito lang ako kakain siguro dahil ang bango ng ano, mga ulam. Lutong bahay. May mga karinderya dito. Tingnan natin. Although matagal to dito, ha? Karinderya. Tingnan natin tapos review natin yung ano,
yung ulam ko magkano. Wow. Bangus nga. Bangus. Nagpilang itlog atay? 180 with rice. 180 with rice. Ang itlog. Kanay, sunny side up. 70 with rice. 70 with rice. Kanyang omelette. 180 with rice. 180 with rice. Ang palya. 120 with rice. 120 with rice. Same lang po dito sa double So, mo na yung pinakabarato, 70 with rice, no? Kanyang ano? Sunny side up. O ka na po, 70. 120, mas barato na kasi 70 lang makaka. Ah. Ay, okay, thank you. So, yun. Try tayo sa kabila. Tingnan natin. Pero okay na yun, 70, no? Isang rice, isang itlog. Oh, para panlaman ng tiyan, para sa mga matinding gutom ho talagang nararamdaman. So, ako na, hindi mo na ako ganun kagutom. Pero ayaw ko kumain dun. Oh, parang okay lang, 70. Meron dito. Imbi restaurant. Kaso nga lang, wala silang ano, hindi kagaya doon sa kabila ng mga ulam rice talaga meron. Masan yung hangkuan na may rice? Ah, okay, lutoon ta. Nakaluto siya sir, inito na lang. Inito na lang, ayun. Very good eh. Pasta man eh. Ito sir, breakfast. Ako may meals sir. Nasa live meals. 180, 180, 190, 170, pinakabarato 90. Ham omelet og cheese omelet. Oh, pero wala na siya rice with bread lang ako. Yun oh, 90. Sige, thank you. O, dito sa kabila, tinan natin. Mukhang marami din kumakain dito. Aircon Anan. Express Aircon Anan. Yan. O, diba? So, karinderya tayo dito for today's video sana sa airport. Asa man ang presyo? Wala. Nagpila na yung kuha na kani? Chicken. 150. Ha? 150 kani? Simple 150. 180. 135. Ang tortang talong. Yun, no? Hindi ba? So, pila siya? 135. So, siya ang pinakabarato. 130 pinakabarato. So, sa mga matinding ano, nakakaramdam ng gutom, no? Pwede na dito. Thank you. Dito naman sa kabila, ano to dito? Pakain, painom, pasalubong. Hello. Masan yung mga foods, ma'am? Tanauta. Pakain, painom, pasalubong. Diba? Meron din naman mga karinderya sa labas. I mean, sa labas ng terminal. Pero within the premises of the airport pa rin. Doon sa unahan namaya, tingnan natin. Hindi pa naman tayo late. So kumbaga, hindi mo na kailang mabas ang ano ng airport, premises of airport, or vicinity of airport, or ano, area talaga, jurisdiction ng airport para makakain kasi meron din karinderya rin doon. Just in case kayo, ano, namamahalan dito. Pila ang umilit, ma'am? Asa to siya? Kato? Kato na, sir. 250 with rice na eh. 250 with rice. Talong na tadiretso. Pila ang tortang talong? 110 with rice na siya. Wala. Pinang rice. Ah, 25 ang rice. Diba? So, mano siya pinakabarato? 110. So, you know, para sa mga nakararanas ng, ano, ng matinding gutom, nararamdaman, pwede na dito. Tapos, shortin na sa oras. Pwede na dito. Kakain. Tapos, yun lang. Sakay na. Salamat, ma'am. Sige po. Okay. At least may option, no? May mapagpapilian marami. Although, ang pinakamurang pagkain is 70 pesos with rice doon, no? Sa kabila. Solomon's din, fast food. Pero okay lang yun, no? Gusto kong kumain ng breakfast sa Jollibee before 8:30. Sabi dito sa ano natin, boarding pass na be at the boarding gate before 8:30. So, tanong natin mamaya kung pwede pa tayo makahabol. Pick out ko na lang. Tingnan ko, tanong muna natin, no, kung pwede pa ba. Mag-take out lang ako ng ano, nung paborito ko talaga yung, ano, yung corned beef ng ano, corned beef tsaka hotdog ng breakfast sa may Jollibee. Take out lang natin, tapos dito natin kainin sa loob. Pwede siguro yun.
Tanong muna natin para sa ano. Tanong pala na muna natin kung pwede ba makapasok yun. Nako, ganda nito pang pasalubong sa ano. Davis yan, Koylans, sa mga gustong pumunta ng Davao, Koylans, recommended. Pwede, no? So pwede lang siyang makalusot sa ano, sa scanning area. Jollibee, take out natin para sa labo tayo kakain. Pero di pa ako gutom, ha? Pwede rin hindi kumain doon na sa ano, mamaya, sa Naiya. Mahaba-habang video to dito, no? For today's video. Mahaba to dito. So sana'y nagustuhan nyo. At maraming thank you, no? Kung talagang hanggang sa point na to ng video is napapanood nyo pa rin. Or pinapanood nyo pa rin. Meron din doon, no? Kapihan. Coffee and meals. Basta kapag dito kayo sa airport, mas maganda, agahan nyo. Para pwede kayong ano, maglilibot-libot. Oo. Explore. Basta wag lang kalimutan lagi ang ID. Dapat naka, ano na siya, naka... Pass, ano lagi, no? Naka... Bit yun, ano? Nasa bulsa. Feel health gamit mo yun. Asa kasi yung mga humid ko? Ba yan? Hindi ko dala. Asa na ba yung exit area dito? Exit area. Ay, di, talong muna para tayo sa ano? Sa taga Cebu Pacific. Personnels. Na kung hindi pa ba tayo masasaraduhan ng gate. Since nakapag-boarding, ano naman tayo na? Check-in. So yun, oh, bali yung ano natin, boarding, yung ating boarding gate is ano, parang boarding gate clearance daw talaga is 8:20, pero ang sabi kasi dito sa ano natin sa boarding pass is be at the boarding gate before 8:30, no? So clearance is 8:20, tapos andiyan yung aircraft, so ibig sabihin after nung ano 8:30, so boarding na siya, no? So ibig sabihin pwede na tayong ano maiwanan or ano masaraduhan ng flights. Asa agi? Idre, pwede na. Okay, exit gihapon, pwede na. No, no? So, boarding gate is 8:20 ang clearance, no? 8:30. So, parang, ano na yan, boarding na yan siguro sa aircraft. Tapos, by 9, lilipad na yung, ano, aeroplano. So, hindi na tayo, ano, pupunta ng, ano, Jollibee para mag-take out ng pagkain. Ano ba? Kaya pa ba? Pwede pa siguro. Time check tayo dito. 8:10. Uy, 10 minutes na lang. Pwede tayo maiwanan. Tapos syempre pipila pa tayo, di ba? Magpe-prepare pa yan sila kasi ano yan, lulutuin pa, no? Yung breakfast. Oo, yung breakfast talaga sa Jollibee. Ano yan, piniprepare pa nila yan. Magkoconsume ka ng mga hindi bababa sa 10 to 15 minutes bago ma-prepare yung food, ma-serve. Ito na yung labas. Ito yung pinaka-final portion ng ating ano, tour. So this is the final portion or the last portion ng ano natin, Davao City International Airport, the third busiest airport in the Philippines. Tour, review, tour and vlog. Okay, so ano bang meron dito? Layering, no? So ito yung ano, dropping area sa mga pasahero, taxi and mga sundo, I mean ano, may mga service. Ito yun, dropping area, balikan natin, ha. So ano ba yung mga parts ng ano, layering, portion area ng Davao Airport. So yun, yung gusali na yan, yung terminal natin. So yung arrival, doon sa kabila, arrival area. Tapos ito naman yung departure area. Dropping point. Tapos kapag sasakay ka ng taxi, dito naman sa mga magpipick up, no, ng sundo, pero taxi talaga to dito. Aakyat ka pa, pero syempre ano to dito, ha, doon ka aakyat kasi doon yung ano, arrival area. So pag-akyat mo doon, makikita mo na yung mga taxi. Yan. So taxi dito sa Davao, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot kasi bawal kontrata dito. Talagang mitrohan, kahit papunta kayo ng Mati City, Digo City, Tagum City, Panabo City, mitrohan yan. Oo. Kasi pasok yan sa Metro Davao. Maaari silang makulong gaya nung nangyari, no, ng taga Kalina, nagano siya, nireklamo, so nakulong yung driver. Yan.
So metro pa rin to dito pumapatak. Pero syempre, pag mga ganyang ano, mga ganyang mga biyahe kasi, sabihin natin bound for Pantukan, Davao de Oro, no? So that's part of Metro Davao pa rin. So mangyari diyan sa taxi, sabihin natin nasa mga 1,000, pwede niyo ano, kwentahin yan ha. Paulit-ulit kong ginagawa yan, no? Yung tutorial kung paano malaman yung possible, no? Yung possible na mababayaran. So syempre, yung base fare na 40 pesos, 45. Base fare na 45 pesos, tapos 250 per minute. Tapos yung 13.50 naman per kilometer. So yun, no? So bali yun lang ang formula. I-times-times nyo lang, tapos add-add, oh, diba? So yun yung magiging ano, total. So sabihin natin from airport Davao City papuntang Pantukan, Davao de Oro. So magsasum up siya ng mga 1,200. So ang gagawin yan ng mga driver, parang gawin mo ng 1,500, diba? O, minsan gawin mo ng 2,000, ma'am. Minsan pwede rin ano, gawin mo ng 3,000. So depende yan sa inyong ano, agreement, diba? Pero syempre, metrohan yan. Under pa yung metro. So kumbaga para ang dating ano, parang mag-a-add na lang kayo for parang tip ba, no? Extra. Parang tip lang, ganun. Pakonswelo. Kasi kumbaga parang ano yan eh, parang inaasahan yan talaga ng mga driver ng taxi na magdadagdag kayo ng bayad. Okay, sabihin natin Panabo City na lang, no? Panabo City. Ang Panabo City is ano siya, no? Malapit na yan sa Davao City. In fact, ano lang talaga yan, magkatabi lang yan kahit tingnan niyo sa mapa. So, Davao City tapos Panabo City. So, geographically magkatabi lang. Pero syempre malayo 'yun, no? From airport kasi dadaan ka pa ng napakaraming barangay, Panakan, Tibungco, Lanang, Lasang, and Bunawan. So, ang pamasahe na ibayad natin sa taxi, siyempre metrohan lang, no? So, nasa mga 400 plus, oo. Pero ang usapan is gawin na lang 500. Yan lang. So, 480, 470, 460, 450, 420 kapag madaling araw. Pero kung araw yan, siyempre traffic, no? Napakahaba ng ano, daan. Na napakahaba ng iyong lalakbayin na matatarap ka talaga sa traffic, lalo pag peak hour. So, aabotin ng mga 1,000. Oo. Dahil sa sobrang traffic, no? Sa may Panakan pa lang, traffic na masyado, di ba? Tibungco pa. Tapos sa may Bunawan area, mga factories dyan, marami mga empleyado lumalabas, pasok, no? Sa factory. Kaya, maaari ko yung matrap sa traffic. So, nababayaran ko lagi. Madaling araw yun. So, hindi bababa sa 400. At hindi rin lalagpas sa 500, no? So, pinakamahal yata, 480. Na as far as I remember, ha? Pinakamahal kong nabayaran, 480 pesos. Pero syempre, dahil lang usapan is 500. So, yun na yun, 500 pesos. So, parang nagiging tip na lang ng driver yung 20 pesos. So, yun lang. So, okay, dropping area sa mga arrival. I mean, ano, departure area, dropping area doon. Yung area na yun. Taxi man or mga private cars. Tapos, dito naman yung abangan, no, ng mga taxi dito sa second layer or pangalawang palapag. So diyan yung mga taxi nakaabang dahil yung arrival galing doon sa dulo. Diyan lalabas yung mga bagong dating, no, na mga pasahero. Tapos dito naman sa third layer talaga 'yun, no. Puntahan natin. So dito naman matatagpuan yung parking space. May bayad to dito, di ko alam kung magkano. So pero wala, mura lang yung ano, bayaran dito. Overnight, gano'n, no. O puta kayo ng ano, ng Japan, Hong Kong, US, o saan man, China. Tapos hindi kayo taga Davao, wala kayong bahay dito. Since walang park and fly dito sa Davao na business, kagaya sa Pasay, di ba, na meron silang park and fly, na iwanan mo yung kotse mo doon. Tapos habang nasa ibang bansa ka. So kami, wala kami dito sa Davao na gano'n, no, na business. So dito ka na lang sa airport, mag-iwan ang iyong masasakyan. Tapos isa-charge yan sa iyo. So magkano ba sa park and fly? As far as I know is 285 to 380 pesos per day, no, ang charge. So might as well, ganun din dito sa Davao, maaaring mas mura pa nga doon sa presyo, no. Kung itatanong nyo lang kung magkano kaya gagastosin dito, magkano yung per day sa parking pay. So yun, hindi bababa sa ano. Yung ano ha, overnight ha, yung iiwanan nyo lang dito. Kasi pupunta kayo ng Hong Kong, Japan, China, o saan pa man na ibang bansa, o Manila. Dahil nga wala kayong mapag-iwan ng bahay dito, kakilala sa Davao, kasi wala kayong bahay dito, walang kakilala. Tapos ito naman yung layer.
Anong layer 3 ito? 1, 2, 3. So layer 3. Palapag number 3. So yun, mga parking space pa rin, mga motor. Tapos ito yung exit area. Tapos yun, bayad kita ng 30 pesos para sa pagpasok, parang terminal fee. Kunyari, meron kayong i-deliver na pasahero, di ba? Meron kayong ibababa. Pagkalabas nyo, meron kayong babayaran 30 pesos. Kung ano, pero paano yung iba doon? May babayaran na ba sila? Parang wala na yata. Anyway, sorry lang siguro. Medyo magulo na ako dito sa point na to. Basta, meron kayong 30 pesos pag visit. Okay. Ibig sabihin, pag doon kayo tatambay sandali, no? Yung sasakyan, so meron kayong babayaran 30 pesos. Pagpapark muna kayo ng sandali kasi kakain or meron kayong kwento-kwentuhan sa mga inahatid or sa inyong sasunduin, no? Tapos dito yung labas yung 30 pesos yan. Pero kung dadaan lang kayo dito para mag-drop lang ng inyong pasahero, ng inyong mga kamag-anak, tapos alis kayo kaagad, so parang wala na kayong babayaran. Pero what is 30 pesos? Okay lang yan. Ano na yan? Hindi na yan masyadong big deal. Tapos anong meron dyan sa unahan dito? Mga karinderya, yan ang mga kantin. Diyan mo makikita ang kantin. Yan o. Kantin. Sa kantin na yan dyan, makikita mo dyan, may mga pagkain dyan. May 50, 40, 60, 100. Nakain ako dyan. So ngayon, ayoko na munang kumain na lang dyan sa karinderya. Siyempre, pag karinderya talaga, may trauma na tayo dyan. Sakit ang tiyan. Tapos iba pa naman yung tiyan ko pagka nasira, no? Sa mga contaminated na mga pagkain. Talagang linggo, weeks talaga bago mag-heal, di ba? Or bago ma... Basta, grabe yung abala pag sakit ng tiyan. Magkaka-LBM ka talaga, diarrhea. So, medyo iwas ako sa karinderya talaga. So, mahirap yan, patay ng Maynila, tapos yun. Pero plano pa lang, di ba? Delikado yun, sasakit ng tiyan natin. Hirap magkasakit na wala sa iyong poder, wala sa iyong comfort zone. Kaya wag na lang, okay lang. So malapit din naman na yung flight na. Doon na lang tayo sa Manila. Kakain sa Naiya. So okay na tayo dito sa ating tour. Okay na ba kayo? Nagustuhan nyo ba ang ginawa ho natin na paglalakwatsa? Nagustuhan nyo ba yung ginagawa ho natin na pag-iikot-ikot dito? So if yes, congratulations, no? If not, ay sorry, wala tayong magagawa, ganun talaga. You cannot please everybody. Bye-bye, ending ads.